Ayan, are we on? Hello, hello, ayan. Welcome sa ating lahat na mga nakatutok at sa lahat ng viewers natin. Good afternoon, everyone. This is Denise Barbacena. Makakasama niyo po ako for this afternoon and we'll just have a good time. We'll talk, magkikwentuhan tayo, mga magkakamustahan. So you comment lang kayo dyan and send links ng mga live natin sa friends ninyo para mas marami tayo. So, welcome sa lahat ng viewers natin. And of course, now that you guys are all here, invite ko na kayong mag-subscribe sa lahat ng GMA playlist accounts, no? Sa YouTube, mag-like kayo, mag-subscribe, mag-follow na rin kayo sa aming Facebook, Instagram, and of course, sa TikTok. So, ayan. Welcome, welcome. Yan, live na tayo sa TikTok, sa YouTube, ano, tsaka yung GMA playlist account, i-follow nyo lang in. Mag-subscribe kayo dyan para updated kayo. Ayan. Okay. So, kamusta naman kayo, playlist fam? The last time I was here, parang, ano pa eh. Kailan ba to? Last year pa, no? Ano naman ang mga naging ganap mula ng Christmas and New Year sa inyong lahat? Mag-comment kayo dyan so I can give you guys a shout out. O, ayan, no? Meron na tayong mga nangunguna for our shout-out. Shout-out kay Gipo Hiparot. Wow. Ang kanyang name, no? Gipo Hiparot. Tama ba ang aking pronunciation? Dave Taylor, shout-out sa'yo. Kay Boyet Marlon. Lolita Plazo at kay Sheila Flores. Ayan, meron na tayong limang nanonood. Shout out naman sa inyo. So, kamusta naman guys? Ano yung naging Christmas break? Ang pagpasok ng bagong taon? Ano ang inyong mga pinagkaabalahan? Napakaraming mga trending topics sa internet. Kamusta naman yan? Makikisali ba kayo sa mga discussion online? Ayan. Comment lang kayo dyan and later babasahin ko yan. But for now, I'm so honored and very, very blessed na eto na, finally, may bago akong ipapanood at iyahain para sa inyong lahat. Ang Bolera official soundtrack, ang live performance ko po. Ayan. Ang title niya ng Aking Mundo. Nako, isa talaga sa mga pangarap, no? Isa sa mga napakaraming pangarap ng singers. Eh, yung mabigyan sila ng pagkakataon na mag-record at mag-perform ng isang theme song or theme songs ng mga palabas ng GMA movies or sa TV man yan. Kaya naman, sa over the years, tuwing mabibigyan ako ng pagkakataon na makapag-record ng teledrama theme song para sa GMA, kinikilig pa rin ako every time. So, eto na, hindi ko na papatagalin. My live performance video of Aking Mundo, Bolera official soundtrack. Okay.
Oh my God. It's finally out. I'm so happy. Ano ba? Ano ba yung mga comment nyo? Mag-comment kayo dyan. And please don't forget, now that it's uploaded, it's up now on all the social media accounts ng GMA playlist. Papanood nyo yan ng paulit-ulit. So sana i-share nyo yung link
i-post niyo sa mga accounts niyo para mas marami makapanood, no? Ayan, kikilig pa rin ako every time na I get to sing and share my music sa inyo, sa audience, sa listeners. So, there. Please, please don't forget us. Share niyo yung video, i-post niyo sa mga accounts niyo para mas marami makapanood. So now, magkakamustahan tayo, magkikwentuhan tayo, at merong mga iilang questions na inihanda for me. So first, among the questions, you were a contestant sa Bida Next of Eat Bulaga. What made you decide to join? So para sa mga hindi nakakaalam, yung Bida Next isa siyang segment sa Eat Bulaga, kung saan ay naghahanap sila ng mga next na bida o next na magiging host o magiging part ng show. So nag-audition ako doon. What made me decide to join? I guess it's the ano eh. Yung want talaga, yung want na to be out there, to be on stage, to be performing, to be whatever, lahat, kumanta, sumayaw, mag-host. So, yun lang yung willingness and yung want lang talaga na gawin yun. Kaya, pag may opportunity for me, lalo nun may auditions, go lang talaga ako. So, wala namang din mang mawawala. Kung hindi man ako makapasok, ganun talaga, eh, ganun naman lahat, most things in life, di ba? Hindi naman lahat ay yes ang sagot. So, yes. So, number two, how do you describe the experience? Exciting and nerve-wracking for me kasi hindi naman ako palaging nakakapunta o actually, hihira nga akong nakapunta sa Eat Bulaga stage. So medyo, ano talaga, parang anxious and kinakabahan talaga ako that time. And of course, you were auditioning din kasi. So, parang kang nag-a-apply ng trabaho, di ba? So, hindi mo alam kung ano magiging decision nila. Pero overall, I was just parang very happy lang to be there. Kasi, again, it's an opportunity for me to showcase my talent and to cater to new audience, di ba? Iba yung mga manonood natin tuwing tanghali. So, very, very fun lang. Medyo nakakabitin. Kaya medyo nalungkot lang ako ng konti kasi sayang yung... Parang nabitin ako dun sa pagkakataon na yun. Kasi at sobrang saya talaga pag, you know, pag may malapit na audience kang napapasaya. How did you handle the wardrobe malfunction? So, sa mga hindi nang panood, meron kasi yung wardrobe malfunction. No? Parang napigtas yun. Hindi ko alam kung dalawa yata. Dalawa yung strap nung very flimsy kasi yung strap nung suot ko noon. And hindi ko masyadong napaghandaan na magsasayaw pala ako doon. So, pagtaas ko ng mga kamay ko, hindi ko na actually namalayan talaga na nasira siya. After na lang, when they were telling me na, oh my gosh, ganyan. Hindi ko rin siya na-realize not till they gave me a jacket. Hindi ko siya naramdaman kasi tight naman yung pagkakatsube ng top ko. Pero yung strap niya natanggal. And sumabay pa yung shoes ko na nasira yung strap. But overall, I was just really focused kasi sa performance eh. And I was just enjoying myself. Kaya hindi ko na rin siya masyadong napansin. And luckily naman walang naging exposure. And I don't... Pero pag inisip mo siya talaga, medyo parang naka-oops. Parang oopsie moment siya kasi parang, oh my God, on national TV talaga. Pero at that point and nung moment na yun, parang ano na lang eh. You know, in life kasi parang anything can really happen. We can only do so much to prevent things from happening or to plan things out. But really, what can you do pag nangyayari na sa'yo, diba? So, ayun. Dami kong mga sinabi dyan. So dahil dyan, mag-shoutout muna ako sa lahat, ayan, ng mga nagko-comment. So sabi ko sa inyo eh, mag-shoutout ako eh. So una na natin dyan, Baba TNC. Abdul Rahman Fanatics. Uy, siguro mga ano to, mga fans to ni Abdul Rahman. Go
Ate Denise, uhuhu. Why naman uhuhu? Are you sad? Next up, si Joshua Centeno. Hello, Denise po. Pa-shoutout po po ate Denise. Ayan. And next, si Arnilio Biru. Hello. Hello daw. From Facebook yan. So, from YouTube naman, sabi ni Eric Cho, hello. Ayan. Hello din. Good afternoon. And from TikTok, si Gray Monte. Shout out. Yun lang. Very, ano siya? Very straightforward. So, shout out. Okay. Ayan. Guys, sa lahat ng mga nagpa-shoutout at lahat ng mga nakatutok ngayon, nanonood ba kayo at sana nanonood kayo ng Abot Kamay na Pangarap? Later, meron 2:30 pagkatapos ng Itulaga. Nanonood ba kayo? Everyday yon hanggang Sabado. Isa sa mga soundtracks ng Abot Kamay ay inawit din ng inyong lingkod. No? Ang title na yun yung Akin Na To. So, yun yung kinanta ko. Uploaded na rin yung live recording ko noon. So, hanapin nyo lang dyan sa YouTube account ng GMA Playlist, pati sa Facebook account nila. So, makikita nyo yung kanta. May lyrics na rin. It's all, I think it's ano rin eh, on Spotify. So, lahat ng music applications, music outlets, nandiyan yan. Mapapakinggan niyo. Guys, manood kayo. Nandun din, ay! I'm not only saying na manood kayo dahil ako yung kumanta, pero nandun din po ako as Doc Yula. So, abangan niyo ako dyan palagi, every afternoon. Ayan. Oh! Without further ado, dahil nabanggit ko na ang Akin Na To, isa sa mga theme songs ng Abot Kamay na Pangarap at kinanta ko. Eto na, we will be playing my recording session video of Akin Na To from Abot Kamay na Pangarap. Akin To. Sa dami ng napagdaanan, nahanap ko mga sagot sa aking tanhanang mapaglaro. Di man lahat ay naniwala, pilit kong sinubok ang pangarap ko. Palakid ay di iniwasan, tinako daang inukit para sa mga katulad ko. Di pipiglas haharapin ang anumang pagsubok ng taas noo.
Yay! So there you go, guys. Ayan ang aking recording video session of akin na to. Isa sa mga theme song ng Abot Kamay na Pangarap na pinapalabas tuwing hapon after Ikulada. So later, nood kayo. And again, don't forget to share sa mga accounts ninyo yung video na yon. Mag-comment kayo doon. Mababasa namin yan. So yan, more kwentuhan. So stay tuned. So ngayon naman ay magre-react ako sa mga papalabas natin dito sa screen. So, makikita ko ba siya dito sa screen ko or isa-send na lang siya? So ayan, merong mga ipapakita dito, then I'll give my commentary or ayan. So first na ating reactan, sabi dito ni Stelia Nwa. Stelia. Grabe, ang ganda ng music video. Oh, thank you. Parang nakakaiyak. Parang lang. Parang nakakaiyak. Parang lang. Pero ang ganda, pinanood ko na ngayon, bago lang. Ang ganda ng boses si Denise Barbacena. Maganda ang music video. So, hindi ko alam kung sigurado ba si Stelia kung naiiyak ba siya o nagagandahan. So, sabi naman, pero sabi naman niya maganda daw ang music video. So, thank you. First of all, thank you so much, Stelia, for taking the time to comment and express your opinion or na nagustuhan mo. Thank you for watching. Ayan. So, sana i-share mo yung music video kasi nagandahan ka para mas maraming makapanood. Ako ay nahahappy naman kasi talagang pinagplanuhan at pinigyan talaga namin ng chorus to ng GMA playlist itong kanta mula sa pagpili kung anong kanta hanggang sa kung paano namin bubuuin yung music video. So, I'm very, very happy kapag may mga comments na ganito. Sabi naman ni Christian Cadusale, I love the song, inabangan ko talaga. Thank you so much. Kasi I remember before we launched the music video, parang we were uploading parang mga countdowns. So, thank you so much, Christian. Ayan. Next naman ay, sabi ni Jeff. Ulit-ulit again, Jeff. Inulit mo na nga, iniba mo pang spelling. So, Jeff. Kahit saan si Denise, nasaan ako? Acting, comedy, singing, very talented niya. Ay, grabe naman yun. Thank you so much, Jeff. So, kahit na paulit-ulit ang iyong name, I'll thank you rin ang paulit-ulit. So, thank you so much. Kahit saan daw ako, acting, comedy, singing. Thank you naman po. Ako ay very blessed lang din naman na nabibigyan din ng pagkakataon na mapakita yung talent ko. Halimbawa sa comedy, di ba? Sa nagbabulgang ako. Tapos, through GMA playlist, thank you so much. Nabigyan ako ng pagkakataon na makakanta uli at makapaglabas ng ganitong project, ng ganitong material. And ano pa ba? Sa acting, ako, ayun, right now, I'm doing Abot Kamay na Pangarap. So, thank you so much, Chef Jeff. Sabi na naman ni Gwendolyn Kalinawan, ang ganda talaga ng boses ni Denise. Thank you po, thank you. Alam nyo, bonus lang naman yung mga magagandang komento ninyo, pero more than anything, masayang-masaya na ako kapag ka merong nare-reach na tao o na audience yung ginagawa ko. So, para talaga naman yun sa inyo. Sa audience, di ba? Para, no, the goal is to be able to touch, you know, like, lives of the people. If not, kahit isang tao lang yan, di ba? So, thank you so much, guys, for your sweet comments. Okay, so, after reacting, now, we will move on sa isang game. So, who's up for a very, very, ano, kailangan competitive yung mga sasali sa kina to. So, ayan.
I will be answering some questions from, tama ba? From the playlist family. So, eto na yun. So, Denise Barbacena, that's me, and my lasts. Okay. What is the last thing you would do for love? What is the last thing you would do for love? So, ibig sabihin, ano yung, kumbaga, among all the other things na gagawin mo para sa pag-ibig, let's say, tanga, or ano, among all those things, ano yung least o pinakahuli mong gagawin? So, kung meron kayong sagot dyan, ayan, mag-comment nyo lang dyan kung nasan man kayo nakatutok, babasahin ko yung sagot ninyo at pag-uusapan natin yan. Pero ako, last thing I would do for love, I don't think I'll have an answer to that na specific as of now kasi you'll never know, you know. Again, gaya sabi ko kanina, just like in life, anything in life. What I've learned kasi is you never say never. I mean, meron mga boundaries, meron talagang out of ano, let's say, hindi ko talaga ito gagawin. Pero kasi in life, you'll never know talaga. May mga bagay na sasabihin natin na hindi natin gagawin, hindi natin magagawa, pero nagagawa natin. So, siguro, last thing I would do, I don't know, hindi ko alam. Baka lahat kasi, wala akong ano eh. Ako kasi yung taong, para sa mga mahal ko, o para sa mga taong mahalaga sa akin, minsan, hindi ko na masyadong napag-iisipan because I'm very emotional. And that also is something I have to learn and to, you know, parang medyo aralin kasi hindi maganda rin na we're always so emotional about things. Most especially pagdating sa love and relationships kasi kailangan ginagamitan din natin utak at pag-iisip. So, I have no answer to that. So, if you guys have an answer, mag-comment kayo dyan. I'll babasahin ko yan and titingnan natin kung ano yung mga kayo, ano bang sa opinion nyo. So next question. What was the last song you played on your playlist? Ooh! The last song I played is yung, pwede ko sabihin, no? Kanta ni Miley Cyrus, yung Flowers. Akin ba mo sa flowers? Ayan. So kayo, ano bang mga huling pinakinggan? Sana i-play nyo yung mga kanta ko. The last thing I do. At saka, akin na to. Ano pa ba yung... Kanina yung pinatugtog natin na sa OST rin ng Bolera. Akin ng do. Guys, comment kayo ng answers nyo dyan para I would love to hear from you guys kung ano yung mga sagot nyo sa mga tanong na to. When was the last time you were amazed by someone? When was the last time you were amazed? Unang-unang pumasok sa isip ko ay si Kaisel Kinucci, siya yung gumaganap na Zoe Tanyag sa teleserye namin Abot Kamay. Yun yung unang pumasok sa isip ko kasi lately, sunod-sunod yung nagiging taping namin. So, I remember we were shooting yung scene na nalaman niya na nagsinungaling sa kanya si Annalyn, played by Gillian Ward. So, I remember I was so amazed how she delivered her lines and how she, you know, played her role as Zoe dun sa eksena na yun. So parang, I remember thinking when I got home, parang that's the reason why I wanna do what I do. It's because I wanna be impactful like that sa audience ko. And lahat ng cast naman dun, they amaze me, they surprise me every time and I learn so much from them. And every time na nakikita ko how they do what they do, parang, keeps, you know, the fire burning in me. Like, parang, I wanna be like that. I wanna be magaling as them. Parang ganon, if I make sense. So, yun. But,
So kayo guys, mag-comment kayo dyan. I would love to hear your answers. Question number four. Where was the last place you traveled to? Traveled talaga, but I guess the farthest from the city na napuntahan ko was Laguna lang yan. Sa Laguna lang, guys. And last summer pa yon, parang nung Holy Week pa yon, OMG. That means I really have to step out of the house. Saan tayo pupunta? Hindi kasi ako ano, may magaling mag, ano, yung mga mag-plan-plan ng mga itinerary, ganyan. So, kung meron man sa inyo na nanonood na medyo maalam sa ganyan, help me out. Kasi gusto ko rin naman talagang mag-explore. Medyo, hindi ko lang kasi nakasanayan lumabas-labas. Kaya parang meron na akong anxiety about going out. So, but I'm slowly trying to go out now, you guys. When, question number five, when was the last time you did something for the first time? Ooh, this one parang kailangan kong mag-isip ha. When was the last time you did something for the first time? Hindi ko sigurado kung ito na yung, ito yung last time. Pero ang unang pumasok sa isip ko dahil na, naalala ko yung last travel ko to Laguna was yun yung first time kong matutong lumangoy talaga ng ano. Yung nakalangoy talaga ako ng few centimeters away from the ano edge ng pool. Kasi takot nga ako sa tubig. Takot ako anything outdoor, anything extreme. So slowly I'm trying to overcome that. So that was the last time I did something for the first time. So hopefully, hindi yun yung last. Ano you guys? It was April yata o March last year yung outdoor ano ko na yun. But sabi ko susundan ko siya at least ng bare months or latter of nung last year pero hindi ko na nagawa. So hopefully this year. So kayo ba guys, please comment. I would love to hear from you kung anong mga sagot nyo dito. Para marinig ko naman from you guys kung anong mga pinagkakaabalahan niyo. Question number six. What's the last thing you saved up for? I'm saving up for something, but surprise na lang yon. Pero, wala naman akong recent na, you know, parang purchase or parang may gusto kong i-indulge yung sarili ko kaya nagsisave ako. But I'm just, in general, saving up for future necessities or what. Gusto ko kasing, ano, okay, one of my mga naman dreams, pero parang goals ko sana this year is makakuha ng bagong car. I mean, hindi not necessarily bago. I mean, new addition sa car, pero hindi naman kailangan bago. Kasi, again, I'm trying to step out of my comfort zone. So, gusto kong ma-practice ulit yung driving skills ko. So, siguro yon, mag-save up ako for that. Hopefully, makakuha tayo ng car at ma-practice yung driving skills ko at para makatravel din tayo kahit man out of the Manila at meron ulit akong magawang something for the first time. O, di ba? Ang galing. Connect-connect yan, guys. Ayun na ba? Is that... Oh, okay. Question number seven. When was your last heartbreak? Heartbreak. Okay. For me kasi yung heartbreak, hindi lang naman to sa relationships, di ba? Hindi lang sa romantic relationships. But I remember the last na parang medyo heartbreak ako. Ano ba? No, I think nung hindi ako naka-advance sa Itbulaga, Be The Next, makakonsider ko siyang heartbreak kasi for the longest time, it's
For the longest time, yun yung ano ulit eh, parang isang bagay na parang sumubok ulit ako. Kasi diba, I've been doing bubblegum and before, it be the next happened before I started dating for abot kami na pangarap. So for a while, yun yung parang unang, you know, like audition for me or something na, you know, I wanted to try. So medyo na-heartbreak lang ako ng konti kasi parang medyo matagal na parang kung di na-feel yung gano'n. Pero ganun lang talaga eh. Nadaanan mo lang talaga and sa buong buhay naman, di ba, parang marami pa namang chances siguro for all of us and what matters more is that you try, you continue to try pa rin every time. So, pero I'm okay, guys. Parang yun lang yung naalala kong considered heartbreak kasi, ayun. Every day naman we can, you know, meron tayong mga heartbreaks, di ba? So, when was the last time you felt successful? Wow. So, from heartbreak naman, successful. Yung success. Okay. The last time sa abot kami ng pangarap, meron kaming ginawang eksena with Zoe and Annalyn, so si Hazel and si Jillian Ward. So, may ginawa kaming eksena doon. So, again, sa mahabang panahon, parang yun na lang ulit yung medyo nagawa kong eksena na medyo intense and medyo may mga linya na, you know, parang kumbaga challenge, main challenge. So, yun yung, I felt successful that time kasi it's what I wanna do, it's what I love doing. So, nung nabigyan ako ng pagkakataon na, you know, gawin yun, parang I felt like I'm on cloud nine, I'm on top of the world. I felt, you know, parang, kumbaga, it gave me a sense kung yun as an actor, diba? Felt successful. And of course, every time, ito totoo to, every time na merong nagtatag sa akin sa mga kanta ko, pag nagko-comment kayo sa videos ko sa uploaded by Jimmy Playlist o kung saan man siya uploaded, kasi kung nagko-comment kayo doon, parang I feel, parang it keeps me in check na parang, uy, meron na pala akong, you know, parang small reminders lang na kung ano na yung mga na-achieve mo. And kasi as human beings, di ba, we have a tendency to always look forward to the next, to always want more. So, pagka you keep things in check, mare-remember mo na, oh, I've come, you know, like, this far na pala. So, ayun. So, thank you guys. So, keep commenting and tagging me sa mga, okay, so, I guess we're done sa ating game and sa mga questions. So, we will have to wrap it up. Ayan. Last batch na tayo ng mga shoutouts. So, mag-comment na kayo dyan. Guys, this is your last chance na para mabasa ko yung messages nyo. Again, kung may mga sagot kayo dun sa mga pinanggit kong tanong, mag-comment lang kayo dyan. Babalikan ko yan, babasahin ko pa rin yan. Or i-tag nyo ako, then i-repost yan. So, ayan, sabi ni Queenie from YouTube. Queenie Mercado, hi Denise. So happy to see you again with ano, here. Thank you so much, Queenie, for always supporting me, reposting my, you know, whatever I do, tagging me, uploading stuff about me. So thank you so much. You know, it adds fuel kung bakit ko ginagawa yung ginagawa. Thank you, guys. And sabi naman ni Miguel Riano, also from YouTube. Hi po. Hi, though. Hi. Ayan. And shout out then from TikTok kay Kyla or Kyle Pajarillo. Hi, Ate Denise. Hello. Guys, sa manood kayo na abot kami ng pangarap. And shout out then from Facebook kay Mara Grace Caballero. Ayan. So, ayan. I think that's all for today. I'd like to take this opportunity to, of course, thank my playlist family. Thank you so much, guys. Lahat kayo na bumubuo ng playlist for, I don't wanna art eh. I'm maging emotional, but you guys, thank you talaga from the very beginning. From, you know, you had me in mind nung bumubuo kayo ng playlist and medyo, ayun lang, parang nostalgic lang thinking about, you know, sitting at this very chair, you know, when
you guys presented us yung mga songs na yung in-announce nyo nung nilaunch nyo kami. And thank you talaga so much. Isa talaga sa mga long time at long time na pang long time dreams ko is to be able to produce songs or to make songs kasi yun naman talaga yung isa sa mga core ano ko talaga. So thank you Playlist Family and of course sa lahat ng mga nanonood and sumusuporta sa akin sa lahat ng projects ko kahit na sa pag-acting man yan, sa pagkanta o sa mga kung saan man akong audition na mapadpad, di ba? Lagi silang nakasuporta lang sa akin and nag-cheer lang for me. Thank you so much for being kind and for being my light every time. Thank you, guys. So, dahil dyan, i-follow niyo po ako sa aking mga social media accounts on TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, lahat yan sa lahat ng applications na meron kayo. Ang aking username ay Denise Barbacena. So, hanapin niyo lang ako. I'm everywhere. Nag-upload ako dyan ng updates sa about work, about my personal stuff, kung ano man yung mga pinagkakabalahan ko. So, follow niyo po ako. And, of course, it's still out sa Spotify, sa Apple Music, sa lahat ng mga music streaming platforms. Uploaded pa rin po ang aking songs na The Last Thing I Do. Last thing I do. Ah, diba? Naka-upload pa rin yan dyan sa Spotify, Apple Music, lahat-lahat yan. Lahat ng songs na ginawa ko under GMA playlist, nandyan na po, akin na to. Kahit yung mga aking tadhana, nung panahon pa na yung teleserye ng ni Alden at ni May, nandyan na po yan lahat. So, sana ma-stream niyo po yung music ko na yan. And, of course, abot kamay na pangarap every 2:30 ng hapon pagkatapos ng Eat Bulaga. So, mamaya manood po kayo after watching this live. 2:30 po yan. And what else? Ano pa? And I'd like to also invite all of you guys to subscribe sa YouTube set ng playlist. Mag-on nyo yung notification bell nyo. Tapos mag-follow na rin kayo sa kanilang TikTok account. Nag-upload din sila dyan ng mga kanta namin. So, follow nyo ako. Follow all artists. So, there! Again, thank you so much everyone for joining me this afternoon. Ang bilis lang ng 1 hour. I hope I get to do this a lot more sa mga iba pang platforms, no? Or pwede, who knows, 'di ba? Face to face na, so I can answer all your questions live and face to face, 'di ba? So iba pa rin yung makabonding ko talaga kayo in person. So ayun. Follow me on all my social media accounts. Again, thank you so much for tuning in this afternoon with me. This is Denise Barbacena. Thank you again, my GMA Playlist family. And sa lahat ng mga tumutok dyan, manood kayo, abot kami ng pangarap. Ayun. Thank you, guys. Follow me and message me, tag me on whatever. Sa lahat ng mga sagot nyo dyan, itag nyo ako kung may gusto pang sumagot ng mga tanong kanina. Thank you.